Hello guys! Good morning, good afternoon, good evening! Tayo po ngayon ay magluluto ng adubong manok. Ayan! Ng paa. Ayan! Adidas! Ayan kung tawagin sa atin ang pagkain ng bayan. Adidas! Paa ng manok. Ayun, no? Sarap po ang lalaki, oh. Yun. Pinamanicuran ko pa siya. Ayan, ay pedicure. Ayan. Ayan, guys. Pagtanggal ng kuko. Minamurder. Ayan. Kuko. Ayan. Tanggal na. Malinis na. Yun. Ang lalaki, guys, oh. Tignan nyo, oh. Ang lalaki ng, ano, ng paa ng manok. Ayan. Ating ginugupit yung kuko niya para tuloy-tuloy yung kain, no? Ayan. Lambot lang naman siya. Oh, lalaki talaga, oh. Ayan, guys. Ang dami lalaki. Sarap na naman yung kain ko neto. Collagen. Ayan, ang collagen. Collagen ng manok. Ayan, sarap niya. Swabe yan. Ayan, laki ang tataba, oh. Hindi siya malnoris. Ayan. So, guys, mamaya, pakita ko na naman sa inyo paano magluto ng adubong manok. Oh, yeah! Hello, guys, ito na yung minarder kong paa ng manok. Ayan. Tinanggalan ko na siya ng kuko. Nagpakulo na ako ng mainit na tubig. Ganito kasi ang ginagawa ko, pinapakuluan ko muna siya para hindi siya committed yung kanyang paa ng manok. So, ilagay na natin, guys, sa mainit na tubig ang paa ng manok at papakuluan natin siya ng konti. Ayan. Para malambot yung ano, yung kanyang pagluto mamaya. So guys, ganyan ako mag-adobo, no? Inilalagay ko muna siya ng pakukulan ko muna siya ng mga ilang minuto sa tubig para hindi siya pag inadobo muna siya, hindi siya yung kumikitid yung mga balat niya, no? So mas masarap talaga yung malalasap mo talaga yung collagen niya, no? So ayan, guys. Ganyan lang. Simple-simple lang. Pero napakasarap na pang ulam. At makakatulong yan sa ating mga balat. Pang collagen. Ayan. Yahoo! So, mamaya ulit, guys. Tapakpan lang natin to. At papakuloy natin ang konti. Mamaya ulit, papakita ko sa inyo ang susunod nating pagluto ng adobong paa ng manok. Yes! So, ayan, guys. Pinapuluan ko na siya. Ayan. At nilagyan ko siya ng laurel para yung amoy niya hindi maging malansa ang paa ng manok. Ano? Ayan. Ayan, nilagyan ko siya ng laurel para hindi maging amoy malansa ang paa ng manok. No? Ayan, guys. Tatakpan lang natin siya ng konti pa. Pakulang pa natin siya ng konti. Nabango na siya. Hindi na siya may paa ng manok, no? Na malansa. So, guys, ayan. Iniwa ko na din sibuyas at saka ang bawang. Dinagdag ko na rin. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Nasaan na yan? Ayun. Kasi ang ano eh. Taas ng aking ano. Oh, sige, guys, pakita ko sa inyo pag-isa kung paano. Sa lahat naman, marunong naman lahat mag-isa ng ano, ng kahit sinong tao, marunong naman tayo mag-isa, no? Ayan, kasanayan na natin yan sa ating tradition. So, hanggang sa pagkain natin na ano, isama natin sa video. So, ayan, guys, tapos na natin pakuluan yung paa ng manok.
Salin na natin siya dito sa isang bowl. Yan, para makapag-isa na tayo. Nahiwa ko na rin ang sibuyas at saka ang bawang. Yan, at mag-isa na tayo dito sa binili kong kawali galing pang Pinas. Ayan. So guys, let's do this. Yan. Meat ng kawali. Yan. Yan guys, mainit na yung kawali. Pwede na natin lagyan ng mantika. Yan. Bagong bili lang din natin itong toyo, no? Sarap kumakapin niya. So, yan guys. Mainit na ang mantika. Ilalagay na natin ang nito. Mamaya, pag naluto, lagi na naman sa katawan. Kailangan natin yan. Ayan, guys. Sarap ng kulagin pagka kahit isang buwan, isang bisis kang kumain, okay lang. Basta, huwag naman araw-araw kasi baka ma-high blood din. Nakakatabagin. Kapag ano lang ako lang. Ayan guys. Ito na yung buyas. Ayan. Brownish na siya. Brown na yung ano, bawang natin. Ang kapag yung buyas ay brown na rin. Yun medyo guys, ganitong ka lalaki pagka naluto na yung, ay pag napakuloan nyo yung paanang manok, ano? Kasi pagka diretso ang, ano, diretso ang pag-gigisa nyo dito, may tendency na yung balat niya ay kumikitid tapos lumiliit lang siya, ganun. At matigas siya, no? Pero pagka pinakuloan nyo, sarap yung kalalabasan ng, ano, ng manok, no? So, ilagay na natin yung paanang manok. Ano? Ano? Ang sarap. Ayan. Nakikita-kita pa. Panahon. At po ba? Ayun din na ulit. Ulit ko na ano. Ayali. Ayan. At yan. Gigisa lang natin siya ng konti. Mamaya-maya, lagyan natin siya ng sabaw pang ano pang lagay natin. Sabaw ng tubig at saka ng mga panagla niya. Guys, dugo na natin siya. Ano-ano natin na gisa na natin siya, no? Lagyan natin siya ng konting tubig yung pinagpakuluan nitong ano. Pakuluan ng manok. Yan, ilalagay natin, no? Yan, ayan, kasi hindi na malansa. Yan. Yan lang, guys, kasimple. Simpleng-simple lang. So, ilalagay na rin natin siya ng toyo. Yan. Tapos, ilalagay natin siya ng suka. Ito yung suka sa amin, malalaki yung lalagyanan.
Ganyan lang. Tapos, lagyan na rin natin siya ng paminta. Pamintang may asin. Ayan. Tapos, lagyan natin siya ng durog na paminta. Ay, durog na paminta. Ayan. Masarap rin na siya. Pabango na din yan sa ano. Mag-absorb siya ng masarap na amoy. Nakakaganang kumain. Ayan. Guys, napakasimple lang at alam naman natin lahat ng paano mag-isa ng ano, ng paano manok, no? Wow. Sarap din yan mamaya. Bango. At tatakpan natin siya para pagulo siya ng gusto, no? At yun naman. Medyo naubos na yung tubig niya. Yung medyo maano na siya, malapot na. Medyo mawala-wala na yung sabaw niya. Yun. Gora na. Gora girl. Ayan. Gora na. Kumain. At napakasarap, lalo na medyo umuulan-ulan dito sa amin ngayon. Siguro yung dahil sa bagyo pa na ano na roly ba yun? Ayan. Dumaan dito yung bagyo. Pero saglit lang naman. Bulan lang, no? So, yan. Sarap kumain yan mamaya. Yun, guys, oh. Ito na po yung ano. Yung kinalabasan ng ating adobong paa ng manok. Yun, guys. Unti na lang yung sabaw niya. At napakasarap na niya. Lambot na siya. Ayan. Wow. Lami tayo. Yun o. Nagaanan. Malapot na malapot na siya. Yan ang gustong-gusto ko sa adobo. Yung na absorb na niya yung lasa niya. At saka yung maano na siya. Malambot na. At napakasarap na na itong kainin. Ano? Ayan. Yun o. Kulagin. Yan. Kunting-kunti pa, guys. At malapit na siya. Naluto. Yan. So, guys, so, tingnan nyo ang lalaki niya at saka malambot na siya. Hindi kagaya ng pagka hindi mo siya pinakuluan, ay lalo siyang umiimpis. Ano? At minipis na siya, matigas pa yung balat niya. Ayan. At hindi naman siya durog-durog. No? Kahit malambot na siya, hindi siya durog-durog. Ayan. Ayan guys, sasarap niyan. Ito yung pagkain na masarap. Ayan. Para sa aming mga OFW na nasa malayong lugar, ay nakakamiss po yung kumain ng ganito, no? Kasi kahit anong mangyari, sariling atin pa rin ang gusto nating kainin. Yan. At ito po ay medyo malayo pa po yung pinagbigyan ko nito, no? Kung para lang makakain tayo ng paanong manok, no? Kaya namnamin natin ang sarap niya, no? Ayan, at habang kumakain tayo, maalala natin yung ating family sa Pilipinas, no? Na nakakamiss ng kumain ng Philippine food, lalo na pagluto sa atin sa Pinas. Kaya lang, hindi tayo makauwi dahil masyadong mahigpit ang ating lugar, no? Di basta-basta. Ayun, tuyo na siya. Tuyo. Huwag masyadong patuyuin, guys. Baka matulog naman siya. Yan. Ganyan lang. May kunti pang sabaw na natitira at napakasarap niya sa kanin, no? Sabaw pa lang nga, ulam na. Yun ang sabi nila, no? Ooh! Let's eat na, guys. Come on. So, ayan na siya, guys. Luto na siya. Okay.
So, isali na natin siya sa isang pinggan. Ayan. Ayan, mainit pa. Yun, o. Oh. Lapot-lapot siya, o. Oh. Ayan. Yan ang pinakamasarap sa paa ng manok. Yun, guys. Yun. Sarap. Yun. Wow. Sarap. Titignan mo pa lang siya. Ang sarap na niya. Yun, guys. Oh. Ganyang kalapot ang pinasabaw ko sa kanya. Mapot na. Yan, guys. Luto na siya. Yan. Hindi po ba, oh. Laki niya, oh. Ayan, guys, oh. Hindi siya durog kahit malambot na, malambot na, malambot na siya. Ayan, guys, let's eat. Yummy.